Hello. Hello. So, unfortunately, no, kanang coach is yung FB na NCI, yung ads na inisikit natin is hindi po siya yung nakalagay is restricted. Ewan ko kung bakit. Ah, okay. Na-restrict ka. Yes po. Okay, sige. I-check natin yan mamaya. Pero I think wala namang mali doon sa ginawa natin. Pero check natin mamaya kung ano yung reason. Pero dapat nag-chat ka kagad sa GC para naayos kagad natin. Sayang yung time. Okay. How about yung iba? Sa part po ni ng Team James. Coach yan, Coach Richard and Russell, kamusta po? Meron na po ba kayong nirara na advertisement? Sige po, pwede po kayo mag-unmute. And sa iba na may mga katanungan, i-raise nyo po muna bago tayo mag-start. Yan. Si partner Sol, nag-chat, hindi daw siya makaka-attend tonight. Okay, may alagang apo. Hello, sino pang may gusto mag-share ng kanilang experience regarding sa kanilang mga execution, application? Wala ba kayong mga na-encounter na problem or concern? Yan, wala pa po kami nagagawa recently. Okay. Sige. Ayun, si partner Ederlyn, kamusta yung advertisement mo, yung about Sampalaya? Natuloy ba? Natuloy naman siya kagabi. Nag-run na siya. So, hanggang ngayon, running pa din siya. Na siya. Oo, until today na lang yung run, yung pag-run ng boosting niya. So naka 1,023 people reach na ako ngayon. And then meron na rin mga nag-inquire. Not bad. Oh. Tapos nag-ulit ako, nag-boost ako ng another posts. Iba naman. Para naman, regarding naman saan yan, partner? Ano naman siya sa, sa showmaking? Sa foods naman natin. Tinry ko lang. Oo. Sa food naman. Ganun din, kaka-start ko lang kanina. So, meron na rin siyang mga na-reach na people kasi, yun, pero wala pa naman inquiries. Oh, kakanina mo siya lang na-start, tama? Yung about sa showmaking? Kanina lang. First time ka lang ba? Ngayon ka lang ba nakapag-run ng advertisement or nakapag-run ka na rin before? No. Before dito, nirarun ko na rin yung ibang ads. So, yun. So, medyo meron na rin experience. Okay. So, good. Good to hear po and not bad. So, ganito po ang gagawin natin, partner. Every day, i-monitor natin yung advertisement nyo. Kung makakaya nyo po na isend sa GC, isend nyo po doon para at least na-analyze natin yung mga resulta. Kung alin pa yung mga dapat na, yung mga part na dapat i-improve. Then, para mas makapag-convert talaga tayo. Okay po, partner. Okay, sige. Today, lipat muna tayo ng ibang topic. Punta muna tayo sa chatbot and sa ating basic graphic design course. So, ayan. Pero pag may mga matitirang oras, so kukuha ulit ako ng participant na mag-create ng advertisement on the spot at the same time a-applyan na natin ang mga chatbot. Okay. So, mag-share na ako ng screen. Mag-start na tayo.
para mas marami tayong ma-tackle. Okay, naka-start na pala. So unahin natin yung ano, yung inaabangan ng marami, which is yung chatbot. Okay. Before or mga last day ng ating training, ang ginagamit lang natin is yung built-in chatbot ni Messenger. Okay, ngayon gagamit na tayo ng third party website or third party application. Yan. And ang gagamitin natin ay walang iba kundi ManyChat. Okay. To proceed, yan. Ito yung step by step kung paano tayo magki-create ng chatbot. Okay, meron tayong ano diyan, 5 step. So gawin na natin. Una daw, open ManyChat website in our browser. So, okay. Mag-open tayo ng browser. Ano ba 'to? Confirm ko lang, nakikita ba yung ano yung screen? Baka mamaya. Yes po. Yes, sige. Baka mamaya hindi na naman nakikita. Okay, wait lang po. May bibigyan lang ako ng co-host. Hello. Sinong host? Ah, si Coach Rolly pala yung host. Nakakapag-record ba lahat? Wala bang problema sa pagre-record niya? Post recording. Okay. Okay, tuloy tayo. Punta tayo ng ManyChat. Ayan. Sa incognito ko na lang i-open. O kayo, sa mga sumasabay sa part nyo, open lang po kayo ng kung kahit anong browser nyo dyan. Kung naka-cellphone lang kayo ngayon, pwede din naman. Ayan. Okay. ManyChat. Okay, once na nasa ManyChat na tayo, wala tayong ibang i-click diyan kundi yung balikan natin yung PowerPoint. Sabi, on the upper right daw i-click yung sign in. Okay. So ito 'yon. Ito yung sign in. Hanapin niyo lang kung kayo naka-cellphone, nandiyan lang 'yon sa part ng navigation menu. Yan. And after natin maklik yung sign in, gamitin daw natin yung ating Facebook personal account para magka-account kay ManyChat or makapag-sign in. Okay? So yan. Click agree, then sign in with Facebook. Pag kinilik natin tong sign in with Facebook, mag-a-ask na ngayon siya ng Facebook details natin. So yan, don't worry, safe naman to. Pwedeng-pwede niyo ilagay yung inyong username and password sa Facebook. So paano niyo malalaman na safe? Ito additional ano lang to, tips para maiwasan yung ma-hack yung account niyo. Kasi laganap ngayon yung hack kan. So ito ilagay niyo, i-check yung URL. Tingnan niyo lang kung tama yung domain or yung URL. Dapat www.facebook.com. Else, kapag napansin yung iba yung ano, URL, wag nyo nang ituloy yung pagsasign in. Baka, kasi baka phishing yon. So, para maiwasan lang yung hack. Pero, ayun. Kayo, sa part nyo, ilalagay nyo yung username and password nyo, then log in. Pero ako, dahil may account na ako, diretso na lang ako dito. Open ko na lang yung account ko. ManyChat. Okay, may mga humahabol ba? Nakasunod ba yung iba? Sige, makikita thumbs up naman po.
Kung may mga sumusunod sa ating chatbot. Okay, si Kate. Sige, hintayin natin. Confirm lang natin. Nakapag-ano ka? Nakapag-sign in ka na, Kate? Yes po, pero bagal lang net po po. Ah, mabagal. Okay. Sige, basically, after naman, after nyo mag-sign up, ganito na yung lalabas dyan. Yan. O, mapupunta na tayo sa dashboard or portal natin sa ManyChat. Yan. Sige nga po, makikita mo sa app kung sino yung mga first time user ng ating chatbot na first time mag-create ng automation and chatbot. Okay, Kate, Russell, Ederlyn, yes, sobrang dami. So, bali sa ano, hindi pa nakaka-appreciate kung ano matutulong sa atin ni ManyChat, siya lang naman yung makakatulong sa atin na makapag-setup ng mga automated message para at least yung paulit-ulit natin na ginagawa sa pagsagot sa mga inquiry, like yung mga templated message natin, lagi natin kinaka-copy-paste. Dito, kay ManyChat, pwede natin ma-automate yun. Pwede natin mabawasan yung oras na nilalaan natin para pagsagot sa mga inquiry natin. Also, yun na nga, kahit tayo yung nagpapahinga or may ibang trabahong ginagawa, may mga nag-entertain and may mga templated message tayong handang sumagot sa mga inquiry natin. Ganun siya nag-work. Okay, yan. So, punta na tayo sa number 4. Yan. Para sa mga bago pala mag-create ng account kay ManyChat, may mga ilan lang kayong katanungan. May ilan lang katanungan si ManyChat sa inyo. Para lang siyang parang ini-interview lang kayo. Ganun lang yan. Pero lahat naman ang isagot nyo doon is hindi naman makaka-apekto. Kaya tuloy nyo lang yan. Then, number 5. Yan. So, nandito na nga tayo sa dashboard. Okay, ngayon punta naman tayo dito sa pangalawa. Paano natin i-connect yung ating Facebook page sa ManyChat? Okay. Wait lang po ah. May titingnan lang ako. Yo, may nag pay in. Hi, thank you. Okay. So, here may good news lang. Okay, tuloy tayo. Yan, nandito na tayo sa part ng pagkoconnect. So, before that, Kate, nakasunod ka na? Nasa dashboard ka na ng ManyChat mo? Nandito ka na? Yes po. Dito po ako sa part na connect. Naglabasan po yung lahat ng page ko. Okay, nice. Ano yan? Nice lang. So, ngayon dito na tayo sa pag-connect sa page. Okay? Ngayon, ito, step number 1. Punta lang tayo sa ating personal Facebook account. Okay, wala dong marinig. Yan, let's acknowledge the presence pala ni Coach Geraldine. So, yan, kasama natin siya ngayon dito. So, bali may 3 coach tayong kasama dito. Coach Geraldine, Coach Rolly, and Coach Richard James. Wait lang, i-confirm lang natin yun. Okay, balik tayo sa discussion. Yan. Sabi, punta lang doon tayo sa ating personal Facebook account. Yan.
Okay? So, yan sa mga sumusunod dapat nandito kayo. Sa account niyo, kung naka-cellphone man kayo, dapat nasa homepage kayo para makapunta kayo diyan. Again, i-click niyo lang itong logo ng Facebook or itong home. Okay? Then sabi sa PowerPoint is punta daw tayo sa settings ng account natin, which is so dito siya makikita sa drop down arrow. Yan. Ito settings and privacy, i-click lang natin 'yan. Then privacy checkup. At yung settings pala, yung kauna-unahang option. Okay. So after that, nandito na tayo sa settings ng ating account. So tingnan natin yung PowerPoint for the next instruction. Punta daw tayo ng business integration. Ito, step number 2. Okay, ito siya. Dito siya sa side menu, sa babang part, business integration. Then, yan. Dahil kinonnect natin yung ManyChat, diba? Nag-sign in tayo kay ManyChat gamit yung Facebook account natin. So, lalabas na dito yung logo ng ManyChat. Nandito na siya. Connected na siya sa ating Facebook account. Ang kailangan na lang natin gawin is i-click yung view and edit. Ito. As yung sabi din dito sa step number 3. And view and edit. So, i-click natin to. Then, yan. May lumabas na form. Ano ba sabi pa sa instruction? And find and check lang daw yung Facebook page na gusto natin i-connect. So, yan. Ang kailangan nyo lang gawin is hanapin yung mga list ng Facebook page nyo. So, ito siya. Ganito yun. So, yan. Ako, nakikita ko lahat dito ng Facebook page ko. So, ganito din dapat sa part nyo. Ang kailangan nyo lang gawin is checkan lang kung sino yung Facebook page na gusto nyo i-connect kay ManyChat. Okay. So, it's up to you na kung anong pipiliin nyo na Facebook account, Facebook page. Pero sa dito sa ating sa as for the sake ng training, hanapin ko yung generate natin na Facebook page. Ito, TokTokPH1 yung ating ano for the demo. So, yan. I-check lang natin, then save. So, yan. Automatic. Yung ating ManyChat and yung Facebook page connected na. Ganun lang kadali. Next. Okay. Yan. Pag connected na yung dalawa, so dire-diretso na yan. And how to start in Messenger chatbot automation. Yan. Mag-i-start na tayo. Mag-create ngayon ng automation at chatbot. Yan. Step 1 daw. Balik tayo ng ManyChat dashboard natin. Kasi dito natin gagawin yung automation. Question po. Okay, sige. Bakit wala pong lumabas na page? Ah, okay. Kapag wala nang lumabas na page, much better yan kasi ibig sabihin, connected na yung mga page mo. Ah, okay. So, dito ka, ano, start ka na kagad dito sa sunod na gagawin. Oo. Yan. So, yan. Sa lahat. And Kate, balik tayo dito sa homepage ng ating ManyChat. Tapos, yan. Kita nyo ang dami ditong menu dito sa side. Pero wala kayong ibang ano, pagpapokusan dyan kundi itong automation lang. Dito nyo lang ilagay yung mata nyo. Yan. Again, ito automation lang. So, i-click natin to. Yan. Then, una nating sesetupan ng automated message is ito. Balik ako sa Facebook page. Punta lang ako sa page. TokTokPH1. So, ito.
Yan. So ngayon, naka-BOS ano tayo? Tayo. So mag-BOS visitor lang tayo. Yan. So i-click natin yung send message. Dito ko na. Mag-send us ano tayo. By ano, default. So ganito yung makikita ng mga first time user natin. Okay, delete. So ngayon, yan, start na natin yung automation natin. So balik tayo kay ManyChat. And dito tayo sa welcome message. Yan. Automation. Tapos, ito, yung kauna-unahang rectangle, which is welcome message, ikiklik lang natin yan. Okay. Oo, okay, sige. Nag-shortcut tayo. Nag-shortcut. Kailangan, dito muna sa ano, sa baba ng logo, yan. Piliin nyo muna yung ano, yung page nyo para kapag nag-setup tayo ng automation is ma-adapt nung ating Facebook page. Okay? Yan. Hanapin nyo lang yung ano, yan. Again, i-click nyo lang to. Then hanapin nyo yung Facebook page nyo. Okay. Ngayon, kung hindi nyo makita, ang gagawin nyo lang is yung pinakahuling option or yung create new account. Yan. Ngayon, hanapin nyo lang yung page nyo. Yan. Sa akin, ito yon yung TokTok PH1. I-click lang natin yung katabing button, which is yung connect. Yan. Wait lang natin. Mag-okay. So, yun. Ito na yung, yung binabanggit ko kanina na may konting ano lang, interview lang si ManyChat sa atin. So, sagutan nyo lang mga yan. So kahit ano naman na isagot nyo dyan, okay lang. Okay. After noon, itong let's get know each other, ano na lang, i-later nyo na lang. Okay. So ngayon, balik ulit tayo dito sa automation, then welcome message. And this time, nasa baba na ngayon yung welcome message. Pero yun lagi yung hanapin nyo after nyo i-click yung automation. Yan. So ngayon, after nun, may makikita na kayo ng dalawang box. Okay? Nakahabol, Kate? Yes, po. Okay, sige. So dito, yung unang rectangle, wala na tayong gagawin dito by default. So dito na kagad na tayo magpo-focus. Bye-bye, ma. Ngayon, kita nyo, meron dyan nakalagay na add text. Ito, naka-placeholder dito na text. So i-click lang natin yun. Yan, ito. So ito, medyo ano siya, medyo complicated tingnan, pero madali lang siya kapag gagawin nyo. Sobrang ano lang, dali lang. Yun nga lang, mahirap talaga kapag ano, kapag papanoorin lang natin natititigan. Kailangan talaga nandun yung ano, yung execution o yung paggawa. Yan, add text. So maglagay lang tayo dito ng sample muna. Hi Genre. This is sample message. So yan, tingnan lang natin kung gumagana. Para masubukan natin kung gumagana, i-click lang natin yung publish. Yung publish, ito yung parang save button para mag-save lahat ng changes na ginawa mo dyan. So, publish natin. Okay yan, content publish. Para matest naman kung gumagana siya o hindi, i-click natin yung katabi niyang button, which is yung preview. Then yan, send in messenger. So yan, ipakiklik nyo lang yung mga button.
Okay, tingnan natin kung may nag-message sa akin. Oh, yun. May nag-message na sa akin. Kita nyo. Hi, John Ray. This is sample message. Yan, yeah, nandito na yung ano, yung kinerate natin. So, ito yung page, oh. Di ba? Ibig sabihin, gumagana yung ano natin. Yung chatbot. So, ituloy-tuloy na natin yun. Again, balik tayo dito sa ano, sa page. Ulitin natin. Kasi yung welcome message, gumagana siya kapag may nag-visit ng page nyo and nag-message sa inyo directly. Saka matitrigger yung ating welcome message. Ganun siya nagwo-work. So, para matest natin ang actual, i-delete natin yung conversation muna para mag-reset. Okay. Yan. At ano, kasi by default, get started talaga yun nandyan. Kapag may mag-message sa atin, directly sa page. So kapag may nag-get started dyan, dapat lalabas yung kinerate natin sa ano, ManyChat. Tingnan natin. Okay, di ba? Gumagana. Hi, generate this sample message. Yan. Mapapansin nyo, automated na kagad. So kahit hindi na kayo mag-copy-paste or hindi na kayo mag-reply, may sumasagot ng kusa. Di ba? So sa inyo, mga page, by default, kapag kinilik nyo yung get started, wala dyan. Wala pa mag-message. Hanggat ma-setup nyo na yung ManyChat. Okay? So sa mga... may question? Sir Francis? May experience na ako na ano, dati kasi so welcome message. Ano siya eh? Kunyari pag in-edit ko, pag isi-save ko na, hindi na siya nagsisave. Ah, okay. Baka ano lang, may mga nalabag lang kayo na restriction. For example, kasi may ano kasi, may limit yung character na pwede natin i-type dito. Baka ano, na-reach nyo yung limit, kaya hindi nyo na siya ma-publish or ma-save. Pero basically, may magpupula kasi dyan eh, na indication na may mali. Ganito kasi sir, nangyari. Dati kasi, matagal na yung, ano, yung page na yun. Ngayon, dahil nga ganun, hindi ko ma-edit yung welcome message. Hindi ko siya talaga ma-edit sir, kahit deletean ko, exam ko, hindi ko siya ma-edit. Iniisip ko nga, baka kailangan ko na eh. Pero ngayon, nung gumawa ko ng panibagong page ulit, nag-edit ako, tapos binura ko din. Tapos nung in-edit ko ulit, pumasok naman. Ganun. Na-edit ko rin siya. Kaso, ang pinag-edit... So, ano pa? Oo. Yes, sir. Ang pinag-iba lang kasi, sir, parang... Yung problema niya... Okay. Ano, bago? Baka sa, hindi kaya dahil sa lumang page na siya o kaya sa bago, ganun. Ah, okay. Wala naman po yun doon. So, yung pangbang, ano, yung concern nyo before, concern nyo pa hanggang ngayon? Oh, sir, yun yung piniin ko sa inyo. Ah, okay, sige. Much better. Kasi i-resolve natin yan ngayon din. Yan, after nitong ano natin. After nitong ManyChat, pwede makakapag-share screen ka ba, Sir Francis? Oo naman, sir. Makakapag- okay, sige. Ayusin natin yan. Sige, sir. Go ahead, sir. Okay, thank you. Kate, nakasunod ka? Nakapag-setup ka? Yes po. Gumagana? Yes po. Okay, good. So dahil ano, subok na natin na gumagana, pwede na nating ano, gawin na match na ano, mas representable yung message. Okay. So yung mga ano, yung mga current na mga ano niyo diyan, message template, pwede niyo nang i-convert sa ano dito sa ManyChat para maging automated na. Okay. Ako sa part ko, ang ilalagay ko dito ay yung una kong binigay na sample script sa inyo. Okay. Which is so ito 'yon. Okay. So ito lang naman 'yon yung una kong share sa inyo na pang-welcome message natin na hello, my name is yan. So dapat alone na 'yung nakalagay diyan, pero sa part niyo pwede niyo siyang palitan ng name niyo. For example, yan, Kate, 'di ba?
So, kung ayaw nyo naman ng name nyo dyan, ditagtagin nyo na lang yung una. Ito na lang. And thank you for showing your interest. To know more, okay. Ito yung ating yung profiling, yung kinukuha natin yung details niya. Okay, nakuha. Ayan o. Kapag gusto nyo yung i-edit, i-text nyo lang uli yung text. Then, lalabas uli yung ano dito, yung option. Ayan o. Okay. Ayan o, may mali pang spelling. Yan. So, okay. Kapag pinipreview natin yan, automatic gagana yan. Kasi subok na natin eh. So, para ipagpatuloy pa natin, pwede na natin i-publish muna natin. Kasi pag hindi natin pinablish, tapos nireload natin yan, hindi masasave tong huling ginawa natin. So, kaya wag nyo kakalimutan lagi mag-publish para auto-save. Yan. Okay. Balik tayo dito sa testing natin. So, again, i-ano lang natin siya. I-reset. I-delete natin yung conversation. Then, try uli natin. Get started. Then, yan na. Nandiyan na siya. Yan. For example, may nagbigay ng details like January 093 yung number, Lipa, freelance, enter. So, yan. So, kung tulog kayo, pagkagising nyo, may nagbibigay na ng details. Yan, okay. Okay, so I think yung iba gustong gumamit nitong yung talk to human kasi ito nag-i-indicate na walang active sa page. So kapag kinilig to nung for example ako as user, gusto ko may tao talaga nakakausap. So ang tendency ko is i-click ko to talk to human. Then yan yung mga default. Pero may iba katulad may iba sa atin na ayaw nang may ganito yung talk to human kasi halatang may chatbot. So para tagtagin to. Syempre balik tayo dito sa ating ManyChat. And automation lang uli. Okay, kanina welcome message yung natin inedit. Ngayon, ito siya, yung default reply. So, silipin niya natin kung ano yung default reply. Okay, siya yun. Siya yung nagbibigay ng message na talk to human. Ayan o. Ito yung talk to human. So, i-delete na lang natin yan. Pero kayo, sa side nyo, kung gusto nyo na may ganun, huwag nyo na lang i-delete. Pero para makita niyo lang kung paano mag-delete din. So again, punta lang kayo doon sa rectangle. Then, yan. Yung delete, kulay red na option. Yung tatlong toldok tapos delete. Okay? Then may magtatanong. I-confirm niyo lang, delete na 'o. Okay, so next time wala nang lalabas diyan na. Talk to human. Sir, hello sir, John Ray. Okay, hello. Kasi sir, mas maganda nga talaga hindi wala yung yung default reply. Kasi in-experience ko yan nung may prospect, ka-chat ko, nagti-trigger din siya. Pero inalis ko na yung talk to human, iniba ko siya ng setup. Mm-hmm. Ang disadvantage niya, masa nag-on na kayo nung talagang tao. Kaya,
The best talaga i-delete na lang siya. Oo, yun nga eh, yun nga din yung ano, yun downside noon. Hindi ko alam kung bakit nakaganoon or may kailangan pang set ano, i-set or i-configure para ano yun, mas maging accurate. Pero ano eh, as experience ko din, kahit may kausap ako, lumalabas yung talk to you na yun. Napaka ano, napaka pangit naman, kaya ano, tayo tagtagin na lang natin, i-delete na lang. Nakaka-annoyed ka. Tulad ng ginawa ko. Okay. Ngayon, yan, balik tayo dito. 'Di ba nagbigay tayo ng details natin? And ako as user nag-send ako ng details. Ngayon, kung tinagtag na natin tong talk to you man, ibig sabihin walang magre-reply diyan. So para ano naman, parang ano, pangit tingnan. Parang sininsong lang natin siya. Kasi basically ang isasagot natin dapat diyan, thank you. Magpapasalamat tayo kasi nag-provide siya ng details niya. So paano natin gagawin 'yon using ManyChat? Para magawa kasi natin yon na tayo is makasagot sa response nung user para sa ano response niya, is kailangan natin magbayad kay ano, kay ManyChat. Okay? Pero dahil mas gusto natin na ano, hangga't maaari makatipid tayo sa operation natin, may tuturo ako sa inyong tips or hack para hindi na natin kailangan mag-subscribe or magbayad kay ManyChat para lang maano magawa yung specific na task na yon. Okay, pero basically ito siya, ganito siya nagwo-work. Balikan lang natin tong welcome message. Okay. Try kong hanapin kung anong tools yon. Okay, click lang natin to, then ano tong dynamic na to. Okay, hindi ito. User input. Ah, okay, ito siya. Yung user input. Kunyari, naglagay tayo na dito na please provide your information. Tapos, dito natin ilalagay yung ano, yung i-re-response natin. Pero, mapapansin nyo, naka-pro siya. Ibig sabihin, kailangan natin magbayad muna sa kanya, kay ManyChat, bago magamit to. Pero, yun nga, hanggat makakatipid, doon, ano, ang gamitin na lang natin yung pre-feature niya. Okay? So, para, ano, para makapag-start na tayo doon sa hack, so, again, punta tayo dito ng automation, then, dito tayo sa keywords, okay? Yan, dito sa keywords, dito na natin gagawin yung ano, yung parang tao na talaga yung kausap niya. Dito natin i-execute 'yon. Automation keywords. Then ito lang, yung new keyword sa upper right, yung color blue na button, i-click niyo 'yan. So ito by default nandito dito sa unahan is message is, okay? Ang gagawin lang natin is papalitan natin siya ng message contain. So ano yung difference ng mga yan? Yung message is kapag may nag-message sa iyo, sa atin, sa page natin na kagaya kung ano yung, for example, how much. Yan. Kapag may nag-message sa atin ng sa page natin ng how much, tapos ang nandito is message is automatic may matitriggered na automated message. May magre-reply, may magre-response. Ganon. Pero, for example, yan, naka-message is sa, for example, how long ang tinype nung ano, nung user. So, hindi matitrigger yung ating, ano, yung ating, yung automated message. Kasi, message is yung nakalagay natin dyan. Para sa madaling sabi, yung message is equal. Kung ano yung nakaset dito sa messages mo, kailangan katulad na katulad nito yung chat nung user. Okay, sige, para ma-appreciate nyo. Gawa tayo example. Okay? After nyan, i-click lang natin yung create keyword. Kahit hindi nakaka-characterize yan, no? Kahit small letter, nati-trigger din siya. Yes, oo, yes. Tama.
Nakasunod, Kate? Oh, naiwan? Yes po. Okay, good. Ang galing talaga. So, yan. Ngayon, dapat ganito na yung itsura niya. Ang next natin na gagawin, i-click na lang natin yung create new reply. Okay. Then automatic, babalik na naman tayo dito sa box-box o rectangle. And again, yeah, magseset na naman tayo dito ng automated message. Okay, sir. Ayan na yung flow na sinasabi nila. Yes. Oh, ito na yun. Dito ako magsiset up ng flow. Okay. Mm. So kapag may nagtatanong sa akin ng how much, meron akong template message na. So ito, try ko ding i-provide sa inyo para may option kayo na gamitin to or hindi. Wait lang, hanapin ko lang 'yan. Q&A. Yan. Okay, yan. Ito yung template kay kapag may nagtatanong sa akin ng ano, how much. Okay, paste ko dito. Yan. Pag may nagtanong ng how much, ito, yan o, how much. Ang isasagot natin dyan, for only 17,888, all in and no any hidden charges. It can be your sideline or extra source of income. Good thing is transferable, napapamana. Kaya value for money talaga. Then ito, sense of urgency. Limited time offer only. Yan. Kindly see the attached image for full details and promo and your inclusion. So, yan. So, ito is ano din. Itong mga script na gagamitin natin ngayong gabi, i-send ko sa group chat natin para option nyo na kung i-adapt nyo, gagamitin nyo or hindi. Pero nagpo-provide na ako para mas mapamadali yung ano nyo. Yung mga execution nyo sa mga susunod na araw. Pero ano, yan. May tanong ako, sir. Anong content type ginagamit mo dyan? Content type? Sa may bandang taas. Kasi, di ba, kailangan mo mamili. May ganun eh. Ah, okay. Sige. Ang ginagamit ko dito is yung by default, yung text lang. Ito siya. Okay. Ayun, select a type. Yung sa taas. Ah, ito. Hindi ko na siya ginagalaw. Ganun sir, hindi niya ginagalaw. Kasi nung nasubukan ko mag-ganyan, kasi sa bagay, pre-subscription ako, siya, nagre-require siya na ano, parang hindi ko siya mapapublish kung hindi ko siya pipilian ng content type. Ganun. Kaya mostly, ang pinipili ko, ano ba yung nakalagay doon? Parang comment. And, hindi ko na maala. Tignan lang sa check sa akin. Pwede ba ako mag-share, sir? Okay, sige lang. Try mo kung makapag-share ka na. Para makita mo lang. Try ka. Okay yan. Nakikita na namin. Try ko pumunta sa ala. Okay. Ito ang wala. Ito yung mga ginawa ko ng flow dati ko, sir. Tagal mag-load ito. Teka. Ano? Ang ganda ng flow ni Sir Francis. So, yan. Kapag medyo mga expert na din kayo, mag-ano na din. Ano, sir? Kinanod ko lang sa YouTube to, sir. Okay, konti lang. Ano, Basic builder. Pati. Ano, mas mahirap pa ito sa basic builder. Yan. Ayaw, ano. Ay, ito pala. Ito, sir. Teka, hanapin ko lang ako. Eh, click nyo muna yung edit. Nga pala, no? Nakalimutan ko na. Sorry, sir. Edit pala. Okay. Meron dito, sir. Ito. Ano ba yung... Hey, teka. Buha ko nga ito. Ito kasi, sir, yung time na yung sa TokTok, yung mga hirap pa yung mga rider mag-ano. Oo, yan. Wala na sir. Teka, parang nag-update ba many chat sir? Parang iba na to. Iba na yung feature dito. Nakabro ba kayo partner? Hindi sir. Hindi ako nakabro eh. Ah, hindi naman. Gusto ko sana subukan. Parang nawala na siya sir eh. Other.
Biglang na ano eh. Parang meron siya, may choices siya na ano, hindi katulad nito, pag ipapublish ko siya, kailangan kong may piliin ako dito. Parang ganun, sir, dati. Ah, oh, okay. Nagre-require dati. Oo, oh, sir. Okay. Kailan yun? Anong year yung partner? Ano lang, sir? Mga kailan lang ako nag... Mga January siguro, sir. Yung ah, bago ko, lang. Okay. Mga January. Huling, okay, huling, sige. Yung, ano naman, January, nag, ano na din, nagsiset up na din ako ng bot. Hindi naman, ano, wala namang nagre-require sa akin, partner. Ganun? Oo. Oh. Mabuti, sir. Okay. Sige, so, sir, yun. Ano yun na, wag yun na lang thing, pa, pansin yun. Malaking tulong talaga siya, pero yun, naka 68 rider ako na ano. Wow, congrats, sir. De, pero actually, tama, di wala nga mo biyahe. Dahil lang doon, ayan, 16 ako. Sobrang dami, partner, galing. Galing ads din yung mga yan. Oh, kung ano lang to, sir, kung na-convert din sana sa, ano, no? Sa kung bumabiyahe. Naging prospect. Ah, pwede, so, partner. Oo. Oh. So, ano eh, mas madali kasi mag-hire, mag, ano eh, kumuha ng rider kaysa talaga sa mga nag-invest. Hmm. Kailan lang yung active na bumibiyahe dyan, partner? Actually, tatlo kami. Pero ngayon, ako na lang. Ah, nabiyahe ka rin, partner? Nabiyahe din. Oh. 60 ako. Eh, yung lahat naman, na, lahat ng yan, nag-request na ng load. Ay, ito, sir, hindi. Wala akong previous, sir. Wala akong inalok. Basta umasok sila sa page ko. Napakao sila nung bot. Although, banu pa ako sa bot. Okay, sige. Okay. Sige, ano, ganito, partner. Ang naging problema ko lang, sir, ano, parang ako nag-fail na ata si bot dahil sa sobrang tagal ko nang nagagamit. So, iniisip ko ba kailangan ko na mag-pro eh. Nag-failed? Oh, sorry, hindi na siya nag-message. Okay, sige. I-consult natin yan later. Tingnan natin kung bakit gano'n. Okay, sir. Pero, okay lang basta yun na ano, makapag-share ka sa amin ng mga sample script mo dyan. Pag ng writer. Meron naman, sir. Oh. Yan kahit yung ano mo yung flow lang, kahit konti lang para yan at lang, least. Sir, keyword, pinaka the best talaga keyword kasi. Oh, keyword. Iga-guide mo si rider, gagawa ka ng question kung saan magaga-guide siya at click na lang siya ng click. Keyword, yes, tama. Oh. Okay, sige. Sige, ano ko muna siya, alisin ko muna 'yung share. Ano ba? Hindi ako na, gagawin ko na lang. Sige, sir, sige. Sir. Ano na lang, sir. Okay, yan nasa akin na uli yung share screen. So, mamaya Sir Francis, itingnan natin kung bakit ganun yung hindi na gumagana. Okay. Okay, yan. Pero yun nga, hanggat kung kaya naman, kung nagagawa naman lahat natin yung gusto natin gawin sa pre-feature, so wag na tayong mag-upgrade para ano din, at least wala tayong monthly na binabayaran. Yan, okay, back to the topic. So bago natin i-test, mag-attach din ako ng mga sample image dito. So yeah, pwede natin gawin yon. So dito, again, edit, click natin to para i-edit. Okay, sige. I-paste ko muna to sa Zoom chat para sa mga sumusunod. Yan. Tapos, okay, dito sa image. Yan. Click lang natin yung image. Upload natin yung pino-provide sa atin na ito. Ito siya. Yan. So ito, ilagay lang natin sa ating automated message. Yan. So automatic, ito na yung magiging ano natin, magiging response kapag may nagtanong ng how much. Di ba? Okay, publish natin. Ayan. So balik tayo sa Facebook page natin. Pero bago yon pala, so yeah, makikita nyo how much yung nakaset dyan, di ba? How much tapos may question mark. Okay. Balik tayo dito. Yan. Kahit hindi na natin i-reset.
How much? Then question mark. Oh, wala mo ng question mark. Okay? Kita nyo, hindi gumana. Walang, hindi lumabas yung ating automated message. So, bakit? Kasi, dito sa ManyChat, ang nakaset natin dyan is message. Message is, yung sabi ko nga, kung ano yung sinet natin dito sa text, dapat equal. Dapat, gantong-ganto yung itatype ng user, how much with question mark, para matriggered, para gumana yung message. So, try natin na may question mark. Ayan. So, ayan, kita nyo, gumana yung chatbot natin, di ba? Ano? Ang galing, may sumasagot na sa page natin, di ba? Kahit na wala na tayong gawin dyan. Yun, yan, no? For only, so nandyan na din yung image na inattach natin. O, di ba? Galing. Unti-unti nyo na bang ano, na-appreciate or may idea, nagkaka-idea na ba kayo? So, ikaw, okay, kamusta? Nakasunod? Yes po. Wow, okay, galing ah. Okay, then so yan. Dahil ano, nagagawa na natin 'to. So ano na, it's up to you na kung ano yung mga ilalagay niyo pa na keywords diyan. Okay, pero ito bigay pa ako ng mga ilang example para mas pop ano nyo. Okay, ano pa ba? No, sir, meron minsan kasi may mga ano, parang nanti-trip o makulit. Minsan ba how lang yung tina-type, kaya how much pero walang question mark. Ang ginagawa ko din dyan, sir, naglalagay ako ng comma, space, tapos how much. Pero wala siyang question mark para okay. In case na mag-type siya ng ano, ganun, sir. Yes, okay, yan. Para kumbaga, nasasakop mo, nakukuha mo pa rin kahit hindi niya na-type ng eksakto. Okay, nice input, Sir Francis. So, bali, marami tayong option para ma-conquer yan. Unang option, di ba, sabi ko, naka-default message is yan. Pero kapag pinalitan natin yan ng message, contain. Yan. Ah, okay. So, kahit ano, kapag nag-type lang siya ng how, automatic, kung ano yung nakaset dyan, matitrigger. Lalabas sa kanya. Yan, try natin, how lang. Ganun pala gamit ng message contain, sir. Hindi ko alam yun eh. Ginagawa ko, sir, comma, space, tapos ang dami ko pang tinat. Okay. So, ano? Tama. Sige, try lang natin. How? Tingnan natin kung lalabas. Ayan. Okay. Sige. Yun yung difference. Okay, ganito ha. Gawa ko ng sample ano. So tama si Sir Francis, kailangan din natin mag-comma pero ganito. Hello, my name is lakay ako. Gawa lang ako ng mga ano scenario and example. Yan, nilakayan ko lang. Hello, my name is John Ray. How much is this? Okay. How much? Yan, how much na lang. Okay. Alisin natin yung comma. So, mapapansin nyo, ang nilagay na natin dito, sentence na. Di ba? So, try ulit natin na mag-how much. So, dapat, dapat lalabas pa rin yung ating triggered. Yan.
So, okay. Bet hindi gumana yung chatbot. Dapat lalabas na yun. Okay. Let's reload it. Okay, sige. Bali, ano lang. Ganito naman yun. Ganito lang yun. Yung idea. So, dito, sa salitang, ano, yung sa default reply natin na, ano, magkano. So, yan. Is, ano, apply natin yung binanggit ni Sir Francis, which is, ano yun. Pwede. Pwede natin gawin. Katulad niya, pag may makulit nga daw, for example, how lang yung tinipe. Pero, basically, kapag how, sala kasi yung, ano, yung isasagot natin na, ano, na presyo kasi yung how para to sa mga nagtatanong na paano, di ba? Pero sige, para magka-idea lang kayo, di ba, may makukulit na how much lang, walang question mark. Yan, pwede tayo mag-set dito ng multiple keyword. I-separate lang natin sila ng comma. Okay? Yan, how much, then another how much, yan, na may question mark naman, o magkano? Magkano ang promo? Isa Tagalog pa nga eh. Oo, Tagalog. Yan, magkano? Magkano po? Yan, may po pa. Ano yan? Minsan nilalagyan pa nila ng po. Magkano po? How much po? Kaya minsan ano eh. Oo, yun niya eh. Puno ko yan eh. So, yan. Bali, ano kasi yun? Kung gusto mo lang mag-trigger siya. Oo, yun, tama. Bali, ito kasing ano din, many chat, syempre, sa unang gawa natin, sa unang set, hindi pa yan ano, hindi pa siya ganun ka ano, ka-accurate, ganun ka ano, katalino kumbaga. Pero syempre, habang ginagamit naman natin yung ManyChat, habang may mga nag-i-inquire sa atin na sa parang sa tingin natin sala yung sinasagot, syempre, pwede naman natin tong balikan at i-edit hangga't makuha natin and ma-perfect yung tamang ano, yung tamang chatbot, di ba? Oh, tama sir, ganyan din. Oh, ganoon. Ano lang, na-realize ko lang ganoon, na-analyze. Yes, oo. Edit lang natin ang i-edit. Yeah. So, umpisa lang talaga mahirap, pero pag na-uwa. Yes, tama. Oo. Nakakatuwa din 'yan. Na, 'yun ako. Tama, nakakatuwa siya gawin. Ayan. These are types of bukod. Kasi sir, naka-message kong things kay. Ako kasi gamit yung message, naka-message it lang. Ano, okay lang yan. Okay lang ba yun, sir, kahit ganun? Oo. How much? Dapat may lalabas na dyan. Ano? Yung magkano po, try. Magkano po? Ano, wala, kumbaga, wala nang loss ito. Ayun yung purpose niya. Oo, tama. Kumbaga, tinatrap na natin yung mga possible na isasagot niya. So yan, another example, kumbaga sa rider naman, may nag-a-apply na rider. Ayun, rider. Yan, keyword ulit tayo, new keyword. Ginawa ko okay. Nga, ano, rider o operator kasi minsan may nagtatanong operator eh. Kaya keyword ko, rider or operator, ganun. Ah, okay. Okay, dalawa yung keyword mo. Pero ganito yung pagkakaintindi ko sa message contents eh. Kunyari, meron kang sentence. Tapos may chinat yung user na tinamaan dito sa ano message na to, dapat may matitrigger eh. Pero ito eh. Yeah, message contain dapat no. Genre ulit. Dapat may lalabas na eh, talaga. Okay, wala pa pala tayo sinet. Oo, sir, wala pa kayong set na message. Try lang ulit. Test lang muna. Test yan. Dapat may lalabas na test. Oh, genre. Pag in-enter ko, dapat may lalabas na test dyan.
Okay, bakit ba't hindi na gumagana siya? Sa mga may idea na sa ManyChat, any ano? Any inputs kung bakit tayo diyan gumana ngayon? Ako message is lang doon lang ako sa rin. Okay. Chenry, my name is... Okay, sige, ganito. Balikan ko yung mga ano, yung mga recent na ginawa ko. Para ano lang. Kasi tagal ko na rin hindi na mag-ManyChat eh. Kasi sabi ko nga yung ginagamit ko na yung built-in ni Facebook. TokTokPH. Oh, ito. And automation, keywords. Ano, okay, naka-message is din. Hanap pa ako ng iba. Franchise business for Filipinos. Automation. Keywords. Ah, okay. Ah, okay, sige. Interested hours. Details. Ah, okay, sige. Bali, sige, gets. Bali, parang ano lang, parang same lang sila ni messages sa kanilang message contain. Yun nga lang, sabi ko kanina, kay message is equals, katulad na katulad. Okay. Sige. Ay, okay, na-close ko, sorry. Pero ano, yun na yun. It's up to you kung magbe-message is kayo or message contain. As long as na gumagana siya kapag pinireview natin, yun na yung mahalaga. Balik tayo dito. Kasi itutuloy natin yung ano, yung pag-create. Okay, delete conversation muna uli ako. Yan, bago tayo dumako doon sa automation para sa rider. So ituloy, may ano lang muna ako, may ituturo pa akong tips. Yan, nakalimutan ako na ituro eh. 'Di ba sa ating welcome message, kinukuha natin yung details niya. Eto, yan. Kinukuha natin yung number. Yan. Kinukuha natin yung name, number, address, occupation, tama, 'di ba? Tapos kapag sumagot yung ano, yung nag-inquire, wala na tayong auto message, kumbaga natapos na doon. Pero ito yung hack doon. Ito yung pwede natin gawin. Sa keyword, syempre. Yan, keywords tapos new keyword. Message contain 09, yan. Kapag okay. Kapag may nag-message daw sa atin na ang 09 yung nasa unahan, sa number pala. Oo, automatic, meron tayong matitrigger diyan. Ah, ganyan pala, okay. Oh, yan, so, add text ulit. So chatbot ko, yan ang matagal ko nang iniisip paano gawin eh. Oo, yung cellphone number. Oo. Napaka-importante kasi niyan. Yan, o pwede mangulit. Yun. Basically Sir Francis, yun nga yung ano na nagagawa yun sa ano sa pag nagbabayad tayo kay ManyChat. Oh, kasi nga ano eh, parang isa sa mga feature niya. Oh, pero dito, yan. Pwede na siyang makuha. Actually ano, hindi natin siya kinukuha ano. Yung parang ginawa lang natin ni ganito lang. 'Di ba? Meron tayong message na ganito, yung ano, yung greetings natin, tapos yung profiling, name, number, address, occupation, diba? Ito lang yung way natin na pagkuha ng details sila. Yan. Oh, sa way lang talaga siya. Oo, sa ganan lang, pero kapag nag-provide siya ng ganan, once na nag-type na siya ng number niya, automatic, yes. May magre-response. Oo. Yun ang maganda dun. Yan. Basta ano, basta may nag-message sa atin na 09 yung unahan. Yun ang ano ng contains, message contains. Oh, yes. Unti-unti na bumabalik sa akin. Yan. For example, sige, try na uli natin. Genray, 09. Yan. Makikita nyo, nag-type ako ng number ko, which is sa unahan niya may 09.
So dapat matitrigger yung ating ano diyan, yung nakaset sa keyword. Yan, yan na lang. Yan, thank you for providing your details. Okay, ayos. Okay. Yun. Ganto, yung pala yung gamit ng ano message contain. Okay. Pa kahit kulang siya. Oo. Basta, basta nandun siya sa ano. Ay, hindi kayo ba kasi may spacing ata. Sorry, hindi tama ba? Kailangan ano. Hindi ata siya gagana pag may space. Ah, okay. Hindi siya sa ano. Hindi siya sa? Sa sentence talaga. Sa sentence talaga. Oo, sa may space. Dapat. Kailangan. Try nga natin yung hell ano lang, hell. Okay. Okay. Yes, yun na. Sorry, hindi mo lang. Nakatawa yun na. Parang ano, mas parang alam mo yung mapipil talaga ng prospect mo na ano, ikausap siya. Yes, okay. Yun na nga, yun na yung gamit ng ano, ng message contain. Hindi siya sa pang-sentence talaga. Sa mga yun, dikit-dikit siya sa mga numbers talaga. Oh, sa number, saka sa interested. Yan, for example, interested. Di ba? Tapos ang tinag nga lang, interest. Oh, gagana yun. Ah, okay. O, try natin. Asa interest. Pagkulang na doon. Mm. O sa number lang talaga ata siya, sir, no? Okay. IM. Message contain. Okay, sige. Ito, try kong ito. I am interested. Ah, okay. Sige, gets na. Ano pa, sir? Okay. Parang nagre-refresh din ako ngayon eh. Okay, ha? Ito. Di ba? Message contain. Kapag ano, nag-chat yung user ng sentence, tapos yung sentence niya, merong salitang interested, saka siya matitrigger. Nagegets? Okay. Ito, katulad nung itong ginawa kong example, I am interested. Ito, sentence to na chinat ko, and may salitang interested, di ba? Kaya na-trigger. Mas ano siya, sir? Mas pinadali siya kasi iisipin mo na lang kung ano yung madalas na tinatanong. Yes, tama. Tapos yun ang i-input mo sa contains page. Oo, yan. Parang ano, no? Kasi mga tama, may experience nyo din yan, lalo sa mga baguhan yung ano. Mamakukulit. Magkano po yung mga ganong question? Ako. Kasi may inis ka, hindi nagtitrigger yung ano. Oo. Hindi mo lang sumasagot. Okay, sir. Sige, sir. Okay, yun lang. Yun lang yung downside noon. Kapag nga ano, kapag minsan, hindi naman natin gusto lumabas yung sentence na yun, yung default reply na yun, kaso lumalabas, ang gagawin lang natin doon is ano, i-edit lang natin yung ating chatbot hanggat ma-perfect natin. Ganun lang yun eh. Paano lang, paulit-ulit. Parang tao yung chatbot na tinuturuan natin sumagot. Ganun lang yun siya sa una. Okay. Eto, gawa tayo ng sunod na example para mas mag-get nyo talaga. Okay. Yan. Nakakatuwa yung ano, sorry, number. Hindi ko talaga ang tagal kong inisip paano ko makakapag ano. Hak-hak lang. Okay, ito naman. So, for example, may nag-a-apply as rider. Yan. Gawa lang tayong panibagong keyword. Ano ba yung ano, ito mag-imagine kayo, ano ba yung tinatype ng mga ano, mga nag-a-apply na rider? Yan. Mag-message contain na lang tayo. How to apply. Yan. How to apply? Yan. Tapos, minsan sir, wala pa ano, tawagan. Wala yung isang letter P. Walang letter P. Hindi, ibig sabihin single lang yung P. Kaya minsan yung bot mo hindi nag Yun nga eh. Mga ganung rider, mga ganung mag-chat. Kaya kailangan talaga dapat ano eh, pulido. How to apply? Paano magsimula? Yan. For example, yan na lang muna. Okay din, yan. Again, i-click natin yung create keyword. Tapos yan, magre-redirect na ulit tayo sa box. Sa box. Ilagay na natin yung ating message. Okay. So ako, meron ako mga ano, ready-made message dyan.
ipe-paste ko na lang dyan. Yan o. Yan. Blessed day. Thank you for inquiry. To proceed, kindly please confirm if you have the following details. Okay, di ba? So dito, pwede tayo maglagay ng option para mas hindi na siya mag-type, para mas mabilis. Pwede tayo maglagay ng button dyan. Ito, add button. Kikita nyo? Yan. Malagay tayo dyan ng yes. And saka no. Okay. Yan. Pwede din tayo maglagay ng emoji dyan sa button. Malungkot. Malungkot na lang. Kasi no. Yan. Then sa yes, maglagay tayo ng happy. Yan. Okay. Kapag nag-yes siya, anong gagawin natin? Pwede pa tayo mag-ano dyan. Maglagay ng kasunod pa na ano, flow. Flow. Yan. Para ma-create yun, yan, lalo sa iyo, ano, sa mga sumusunod. Yun, may, ano, may suggestion si Kate. Malakas na po ba ang TokTok? Apply sana ako. Yun. Baka yun yung siguro yung ano, mga na-encounter niya madalas na tanong. So, bali ganito. Yan. Kita niyo yung bilog sa button. Di ba yan, may mga bilog dyan. Ibig sabihin dyan, pwede pa kayo magduksong dyan ng sunod na ano, usapan. Or yung flow na tinatawag. Ito, gawa natin yung yes. Kapag nag-yes yung rider, ato, i-click lang natin yung Facebook message para magkameron ng another box pa. Yan, may another box na kung saan pwede pa tayo maglagay ng kasunod. Okay, puntahan ko lang uli yung aking ano, script. Yan. I-copy paste ko lang uli. This is noted. To apply as TokTok rider, kindly click this link to register. To yung aking ano, RAL. Let me know if you have any questions or concern. I am here to help. Okay. Then, yan na. Kapag nag-no siya, sige, gawin din natin yung mag-no. Let's say, kindly complete your requirement first, then come back to reapply. Yan. Bumalik na lang siya kapag complete na yung requirements. Diba? Publish, yan o. Yan, nakikita nyo yung, ano, yung flow or yung logic. Una, kapag may nag-type ng how to apply, lalabas yung ano, tatanungin natin kung kompleto siya ng requirements. Diba? Then may dalawa tayong dalawang option na nilagay. Una, yes and no. Kapag nag-yes, this is noted. Mag-apply ka sa RAL ko. Kapag hindi siya complete requirements, bumalik na lang siya next time. Okay? Alam niyo, sir, sa yes. Mga nandito, hindi niyo na kailangan mag-alok ng previs eh. Sa totoo lang. Dito lang, hindi niyo na kailangan ba maipagsabahin sa previs ng iba. Dito lang sa chatbot, sa Facebook ads. Yes. Makakakot kayo ng rider. Tama yun, tama Sir Francis. Yung iba kasi kaya nag-aalo ka ng previs, nakakulong kasi sila sa isang group. Yes. Kung saan matindi yung kompetensya. Oo. Kaya di sila lumabas kayo ganoon. Oo, mag-ads kayo, marami diyan sa labas. Dami. Ako, marami diyan. Kahit nga 20 pesos pala akong binigay sa rider ko pero oo. Yeah. Ayun ang power ni chatbot. Saka ni ads. The ads. Dalawa sila. Yan. Kung nasa group man lang kayo, di mag-silent trade dala kayo doon. Pero huwag kayo magpo-post doon na naghahanap kayo rider. Kasi, yun nga, matindi yung kompetensya doon. Tapos yung pa masakit, maraming trolls. Mga naninira lang, di ba? Galing ibang company. Okay, try natin kung gumagana na itong chatbot. Yan, ipipre screen ko para maging reference din nyo. So, ganyang setup lang, sir. Sigurado yan, may makukuha ako rider. Oh. Hindi ko masisiro. Ganong setup lang. May mag-a-apply at mag-a-apply sa'yo. Yes, tama. Ayan, ay, simple lang. Kailangan ng previs. Oo, ayan, simple lang, di ba? Ay, yung 4,000 mo dito, sulit eh. Oo, tama. Biruin mo yung dami mong rider. Halos mapuno mo na yung 100 slot eh. Kaya sir yun, paabuti ng 100. Ayaw ko na lang din mag-hike kasi nga iba yung kompetensya sa labas, yung booking medyo mahina pa. Ang okay, focus ko sir talaga ngayon, kaya din nag-ads. Mag-promote ng ano yung
sa franchisee para dumami yung magpa-patronize gano'n. O, so, ano na natin, samantalahin na natin yan kasi magkakamero na ng limit, di ba? Okay. Yan. Okay, tuloy tayo. How to apply? Kunyari ako yung rider. Kunyari, nag-create ka ng yan. Post. Ay, nag-ads. Oo, yan o. Yan pa less lang, huli mo na si rider eh. Hindi mo na siya mahirapang mag-ano. Napaka-simple eh. Yes. Oo, oh, tawa. Yan. Blessed day. Thank you for inquiry. Do you have requirements? Yes, I have. Oh, yan. This is noted. Mag-apply ka dito sa link. Ako, yung rider, i-click ko yung link. Okay, yan. So, ngayon, i-fill up ko na. Maya-maya, may rider ka na. Di ba? Pero just ayan, in case... yan. Yan ang kagandaan, sir, kasi ganyan na. Dati kasi, sir, di ba, i-ano mo pa? Oo. Yan, no? Kaya dyan din ako nahirapan ng una. Talagang ang haba nung ano ko eh. Mm-hmm. Buti nga ganyan ginawa nila, dinirect na kagad nila. Kaya madali na makahirap. Kaya nga, tama. Oo. Dati kasi, di ba, kailangan pa i-click yung ano, become yung a rider. Be. Oo, yun. Oo. Tama, sir. Pero ngayon, yan, mas magandang ganito na nga lang. Nagbuti ganun. Ganun kasimple, kadali. Okay. For example, ako naman yung ano type ng rider na hindi ako techie, hindi ko alam kung paano mag, ano doon, mag-type. So, syempre, ang tendency noon, magme-message ako, patulong mag-register. So sa kanyo sila i-entertain. Kayo na yung dito. Partner na to as may-ari ng page as operator din. Patulong mag-register. Yan. Info. Mag-register. Okay. Okay. Sana ano, na-appreciate nyo kung paano tumatakbo yung chatbot natin. So ano lang yan? Ano lang? Paglaro-laroin nyo lang. Kasi... doon kayo makakakuha ng mga iba pang techniques and tips. Okay? So, importante bago... lang dyan, sir, yung ano eh, keywords. Oh, yung keyword talaga. Yung welcome kasi yun yung dalawang nag-ano eh. Mm, tama. Tulungan. So, madali na lang yung iba pag... Tama, tama, Sir Francis. Sa mga nalilito pa kung ano yung tinatawag natin ng keyword, yun yung ano, isipin nyo yung keyword, yun yung ano, madalas na tinatype ng mga nag-i-inquire sa atin. And syempre, kapag may madalas na nagta-type o may madalas na message tayong ganun, i-automate na natin yun para the next time, hindi na natin kailangan mag-retype, mag-re-message, mag-copy-paste. Yung chatbot na yung bahala doon. Yan, katulad yan nung sinuggest ni Kate dito sa chatbot, malakas na po ba si TokTok? Apply sana ako. So, ito ata ang ano, madalas na na-encounter ni Kate na tanong. So, pwede na niya itong i-automate. Di ba? Para hindi na siya hirap next time. Question? Everyone? Tulog na ata. O nga po nga eh. Ang tatahimik nila. Wala magtatanong. Sige. Ako nga lang sir magtatanong ako. Sige. Since ito kasi growth tool, medyo ano ako dito eh. Pero napakalaking bagay ng growth tool na ito eh. Nalilito ako. Pag nag-comment sila sa comment box, diba syempre nag-post ka. Hindi lang naman din kaagad sila ano eh, nagme-message sa button. Minsan, tatype yan sa comment. For example, kung ang pinopromote mo is yung franchisee, diba? Diba, alam niyo naman sir, familiar kayo, uso naman yung mga sulutan, agawan. Oh. So, inisip ko kasi yung chatbot, malaking tulong yan para yung prospect, ma-convert mo siya sa messages. Kumbaga, nag-type siya ng comment, automatic magre-reply si... Kumbaga, may magre-reply sa kanya para ang conversation niyo wala na sa comment, nasa message na. Kumbaga, nagiging private na yun. Mm. So, okay. Okay yun. Pero syempre, dapat... yung nag-comment sa ano sa post natin or sa ads, kailangan ano replyan pa din natin ng detail sent kasi pag hindi natin ginawa yung baka replyan ng iba, ganun yung ginagawa ng iba, nire-replyan nila, di ba? Nananadya. Pero yun. So yun nga, pwede nating automate yung kapag may nagme-message sa atin. So try natin silipin yung grow tools. Yan, new grow tools lang tayo. So, papasadahan natin ito nang mabilis. Yan, ito, Facebook comment. Ito lang yung isa-select natin para yung pag may mga mag-comment sa ano natin. Yan, no? Specific post ka lang. O yan, kung all post. Lahat ng ano, may mag...
lahat na may magko-comment sa post natin sa ads, automatic may maano din, may ma-generate na message, 'di ba? Yan. I-next niyo lang, tuloy-tuloy na 'yon. Tapos pag tinuloy-tuloy niyo 'yan, darating uli kayo doon sa ano, sa dalawang box. Ano? Auto response, kailangan pa bang ano niyan? O ganun na 'yan. Alin? Ito ba? De, kanina balik na sir yung yan, yan yung auto response. Okay. Click niyo yung auto response yan. Ayan kasi nalilito ako diyan, create multiple replies and random. Paano ba ang ano yan? Paano ba nag-execute yan, sir? Kasi minsan nilalagyan ko din yan, eh. Nagme-message din ako dyan, pero di naman gumagana. Oo. So ito, bali itong auto response na to. Like comments. Bali hindi ko pa siya na ano na explore. Okay. Auto response. Pero ang sabi, to random responses. Ibig sabihin, kahit anong tinap niya, magre-response siya, parang gano'n. Oo, ano, kung ano yung mga sinet mo dito, para, yun yung ano, based dito, create multiple replies to random responses. Ah, okay. Kunyari, kung ano man yung, ano, yung i-comment nila. May magre-reply. Oo, may magre-reply. Ito, so, lahat. Pwede mo siyang message na, ano, click the button. Kaso si Facebook kasi, ano yun, di ba? Mga clickbait. Yan yung isang mga naging problema ko nun. Kaya na, ano ako, na-restrict din ako dyan eh. Paano? Ano, click the message below, parang ganun. Dyan ako nahirapan eh. Oh, okay. Eh, di ko ma-imagine yun. Yung... Okay. Sige, sir, proceed ka na, sir. May medyo nahirapan. Okay, sige. Hindi, pero dito sa ano, reply and comments. Yan. Kung ilan yung sinagot mo dito, lahat yan masesend sa kanya. Kung ilan yung sinet mo dito. Okay. Kasi yan nga, auto. Ibig sabihin, automatic. Pero kapag wala tayong sinet sa auto response, automatic, tayo yung magmamanual, ano no, magmamanual reply. Else, gagawa natin dito. Yan. Edit. Dito. Nandito na ulit tayo sa dalawang box. Yan. Di ba? Kung ano yung ilagay natin dito, yun yung marireceive. Ano, thank you for, ano, yan. Pwede mo kang palitan nata yun, sir, ng welcome message din eh, no? Oo, pwede, pwede yun. Kasi minsan pag sa, hindi naman sila nag-click ng message button sa comment, sila nagaan eh. Oo, bali ito yun, start new flow. Hanapin mo yung welcome message natin. Yan, oh, welcome message. So, yan, automatic, duksong na yan. Oh, okay. Kung ano yung ano, laman ng welcome message natin, yun yung ini-message. Oh, yun na yun. Tuloy-tuloy na. Ano? Oh. So, yan. Laro-laro lang. Tapos, pag nag-type na siya, papas, kung nga rin, nag-type siya, tapos yung keywords na, ano, sa contains, gano'n. Oo, oh, gagana rin yun. Oh. Gagana. Pull na sa pull mo na si prospect. Kaya si Ryan. Oh, wala na talaga lusa sa'yo. Basta ma-perfect mo. Depende. Nakakatuwa nga yun pag ano eh. Minsan din, pag yung medyo nakukuha mo. Hmm. So, yun nga. Wala ano din. Wala din talagang perfect, 'di ba? Kaya time by time talaga ano, mag-a-adjust at mag-a-adjust tayo dito sa ManyChat. Kaya mas maganda naka-open din siya. Hindi mawawala. Basic na may alam natin yung basic. Oh, yes. So 'yun, bago tayo magtapos kay ManyChat, may ituturo pa akong isang mahalaga kay ManyChat, which is yung broadcasting. So, ganito para mas ma-appreciate niyo kung paano gumagana si broadcast. Diba, for example, sa loob ng isang araw, mayroong 50 na nag-message sa inyo. Diba, aalokin nyo ng webinar yun ng isa-isa na umatid ng webinar. So, ang tendency, ang gagawin nyo, isa-isa nyo silang i-chat. Papadala nyo ng webinar link. Tapos, kapag magre-remind kayo, isa-isahin nyo uli na hello, mag-i-start na yung, ano, yung webinar. Ayan. Exactly 8 PM, mga ganon. Tapos, yan, mamaya-maya mag-ano pa ulit tayo, magtatanong, naka-attend ka po ba, 'di ba? So, kung isa-isahin natin 'yon sa loob ng ano, isang araw, mag-ano tayo, 50 chat, 'di ba? 50 message eh. Tapos si lahat sila isa-isahin natin na chatan. So, napaka-ano no, napaka hirap, napaka-trabaho. Mauubos talaga 'yung oras natin. So, ito sa webinar, 'di ka pa nakakapag
Hindi mo pa natatapos yung pitit. Tama yan. Experience ko yan, sir? Experience ko din yan. So, bali, gagamitin natin yan ng broadcast para i-automate na din natin yung pagpa-follow-up nyo. Para mas mabilis yung ating pagpa-follow-up. So, parang ganito. Bigay ako example. So, ngayon kasi, punta ako sa inbox ng aking page. Punta lang akong inbox. So ngayon, yung link ng aking page. Shit. Nawala. Okay, itatype ko sa chat box ni Zoom. Makikiklik ko sino yung pwede mag-message ngayon para mas matry natin yung broadcast sa mas maraming tao. Sige, makikiklik nung yan chinat ko. Mag-message kayo sa page ko. May nag-message na. Sige, kahit isa lang. Ayun, si Kate. Okay. Yeah, may dalawa na akong inquiry. So let's say, let's assume na 50 na 'yan. So gamit tayo ng broadcast. Okay. Yan. Ito, yung template natin para mag-ask ng webinar. So sa halip na isa-isahin natin 'yan, mag-broadcast lang tayo. Connect. Okay, napabilis ako. Hindi nyo, yan, new broadcast lang tayo. After i-click yung broadcast, yan, new broadcast, tapos messenger. Messenger. Tapos, ilagay na natin yung text dito. O yung webinar link, yung invitation. Yan, hi po. Attend ka po. Go next lang, dito sa upper right. Dapat sa default ang mo dyan, no? Shop link. Ang webinar link. Baga, fix na siya. Katulad nung ginagawa nila nitong nakaraan na pang, kunyari, pang March 1 to 1:30, ito na yung fix na link. Kasi kung hindi siya nakapix, yung katulad dati na paiba-iba, di papalit-palit ka din. Yes, ganoon na nga. Pero basically, ganoon yung nangyayari talaga. Paano-ano. Pero yun yung kagandahan na naka-fix nga. Yeah. Hindi mo na kailangan i-edit. So, yan dito, ang i-click lang natin yung non-proportional. Tapos yan, makikita nyo, may dalawang user, di ba? Ako to, saka si Kate. So, kung 50 yung nag-message sa akin ngayong araw, 50 yung man nandyan, pag kinalik ko yung send now, madadaanan silang lahat. Using yung broadcast nga. Ano daw sabi? Yun, ito yung na-experience niya, no? Ni partner Francis. Nagre-require. Tatanungin ka. Hindi mo siya mahal. Pwede ba sir, iset yung oras niyan? Oo, naseset yun. Pwede. Okay, sige. In-other ko na lang yung content type other. Okay. Send now. Okay. Yan, broadcast send. Tingnan natin. Di ba? Nasenda na silang lahat. Yan. Mas madali. So yan, kapag may mga kayo, for example, may bagong promo, di ba? Nag-extend, for example, para ma-update mo sila lahat na sabay-sabay ng mabilis, gamitan mo na lang ng broadcast kaysa isa-isahin mo pa sila. Mauubos yung oras mo talaga doon. Kung sino yung nag-message sa'yo na mga, kahit mga sinaunang nag-message pa, sir, masisendan sila. Hanggat nandun sila sa Oo, hanggat nakakonect sila sa atin. Oo. Hanggat audience mo pa sila ba nasa ano yung teka? In audience, tama. Hanggat audience mo sila, sir, masisendan mo sila, ganun. May nakalagay dito na
Nag-interact sa chatbot mo last 24 hours ago. Ah, okay. Yun lang yung mga nag-interact pala. Oo. This broadcast can contain promotion but target is limited. Siguro kapag tayo ano na, naka-pro, baka doon pwedeng ano, kahit ilan. Kahit yung mga past days, siguro. Eh, paano pala, sir, yung ano mas maganda yung nangyari? Diba? For example, di ka available ng 7 o'clock tapos 8 o'clock ang webinar. Di ba? Dapat bago ano. Paano ba yung ma-schedule yung broadcast? Pwede ba yun? Schedule ng send ng link. Oh, ito. Ito na sa baba ang mga option. Yan, no? Schedule broadcast. Schedule for later. Oh, lagay mo yung date sa oh, time. Yun, ayos. Yung pala eh. Oh. Okay. So, yun na yun. So yeah, kung alam mo naman na magiging busy ka mamayang 8, hindi mo masasendan sila, ayan, i-schedule mo na lang. Or yeah, para bukas, pwede. Di ba? Then yun lang naman ang about sa ano natin, ManyChat and Chatbot. Ganun lang siya kadali. To summarize, dalawa lang yung ginalaw natin. Broadcast saka automation. Yun lang. Sobrang dali lang niya, promise. Lalo kapag ginagawa niyo na. Siyempre, ano, sa ngayon, mahirap sa part niyo kasi tinititigan niyo lang siya. Pero kapag ano ina-apply niyo na, madali lang talaga siya. Para lang kayong ano nagpa-puzzle-puzzle diyan. Maganda niyan sir, sila din yung maging audience. Kunyari gagawa sila ng chatbot, sila din yung magre-reply. Tama. Mag-figure out din nila 'yan. Yeah, oo, tama. Ilagay niyo lang yung sarili niyo na kayo yung audience. Question. Nakikita-thumbs up kung ano, naintindihan, ito lang question. Kung ma-apply nyo bukas din. Okay, si Kate, magaling. Magaling, Russell. Makapag-thumbs up pa. How about yung iba? Ma-apply nyo na ba bukas? Kasi walang certificate, walang website kapag hindi nakapag-apply. Kapag hindi nakapag, kapag walang Facebook page, walang ads, walang chatbot, yan. Wala, ano, sayang naman. How about partner Ederlyn? Partner Sol? Tanong ko lang, sir, kung hindi ka naman operator, kailangan mo pa ba yan? O you can submit other requirements na sinasabi mo po? Requirements po para saan? Yung sabi mo yung mga ads na ano. Dito kasi, the way I look at it, para sa ano siya sa mga operator, yung mga naghahanap ng riders, tama ba ako? Pero yung mga like yung last night, yung ads lang yung hinahanap natin, yun pwedeng yun na lang isasabit, hindi na ito. Okay din naman po, it depends upon yun din naman po. Ito naman tinuturo na natin dito is ano lang. Ginawa lang nating ano demo yung pagiging operator saka sa rider. Pero yung mga tinuro natin ngayong gabi sa kanong mga nakaraan, pwede niyo i-apply yung kahit saan, sa direct selling, sa other services and sa mga future business niyo po. Okay po. Sige. Sige, thank you. Kahit mag-focus ka sa show making lang lahat, partner, pwede yun lahat, straight show making lang lahat. Tama. O kaya JC Products lang ang anong page mo hanggang Autobot JC, basta may na-execute kang sequence of the page. Then yung about kay showmaking, kung gusto mo din gawa ng chatbot yun, pwede. Kapag may nagtatanong how much, ibibigay mo yung price list. Paano mag-order, i-redirect mo sila sa shop link mo. Yun, ganun partner. Naka-record naman to, no? Kasi medyo na-late akong pumasok. Yes, recorded naman. Oo. Sige po. Hingi na lang kay Coach Rolly. Okay, sige po. Other, may mga concern ba? Kapag wala na, papasadahan natin yung panghuling topic natin ngayong gabi. Which is yung basic graphic and design, Canva. Okay, mukhang all goods naman. Kapag may mga concern kayo, pwedeng i-chat nyo dito sa chat or mag-unmute kayo. Pero okay, na lang ako, sir. Ano yan? Mamaya na lang ako, sir. Sige, mamaya. Okay, sige. Sige. Okay. Balik na tayo sa PowerPoint.
punta naman natin yung Canva. Okay, ito mabilis lang naman na to. Basic lang naman para lang may ano additional skills din kayo. Kasi ano din to, hindi naman required pero kailangan kahit may basic knowledge kayo. Yan. Ang gagamitin natin dito, hindi tayo gagamit ng mga mahirap na software like Photoshop, mga Adobe softwares. Dito lang tayo kay Canva. Sobrang dali lang niya. So yung sa may mga ano na dito, knowledge na, much better. May advantage na kayo. Yan. Okay, what is Canva? Yan. Ginagamit ng mga hindi skilled saka ng mga skilled para makapag-produce ng professional design in a short period of time lang. Okay, para mag-start, punta tayo ng canva.com, yung website. Siyempre, kailangan pa rin natin mag-sign up, di ba? Okay, open lang natin yung canva.com. So ito, after ko may turo sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa aware, pag-design nyo kinabukasan, makakapag-design na kayo ng mga sobrang quality HD image talaga. Okay, ito yung website. May pwede na tayo mag-create kahit hindi pa tayo nakakapaglagay ng sign up. Pero much better na naka-sign up kayo and nakalagay nyo yung account nyo para naka-record yung mga dinidesign nyo. Pag nag-sign up kayo, mag-sign up na lang kayo as Google or Facebook para mas mabilis. Pero ako, hindi na ako magsa-sign up kasi may account na ako. Puntahan ko na lang yung Canva. Okay. Introduce ko lang yung mga tools. Okay, sige. Balik muna tayo ng PowerPoint. Nakikita yung PowerPoint? Bakit thumbs up? Yes po. Okay, thank you. Okay, yan. So dito kay Canva, napakarami natin pwedeng gawin. kung sa social media, pwede tayong mag-create dyan ng mga pang Facebook, mga pang post sa Facebook, cover photo, sa YouTube, link, mga banner. Yan. Sa personal naman, pwede tayong makapag-design ng mabilis at professional design like invitation, card, even resume, postcard, yan, t-shirt. Yan. Pwede din kung may bala kayo magnegosyo ng t-shirt, like yung mga natin, mga pang rider merchant, pwede kayo mag-design dito kay Canva. Kung naman kayo, related sa business, yan, pwede kayo mag-create dito ng mga presentation. Yes, like PowerPoint, pwede kayo mag-design dyan. Even mag-design ng website, pwede din dito. Kaso design lang talaga, hindi siya yung literal na website. Mga logo. May mga ready-made na logo na dito. Konting edit na lang, enhance, magagamit nyo na. Invoice, business letterhead. Yan. Yan o, invoice din. Kung may mga business talaga kayo, pwede kayo mag-create ng invoice dito. Pagdating sa marketing, yan. Dito sa atin, di ba? Focus naman tayo sa pagmamarket din saka sa pagpapromote. Pwede tayo mag-create ng poster, flyer, infographic, brochure, newsletter, and mga proposal. Yan. Yung mga pwede natin gawin. Sa education naman, yan. Sa part ni Kate, pwede kayo maglagay dito ng mga lesson plan, worksheet, certificate, bookmark, class schedule. Yan. And dito ako mag-create ng certificate para sa inyo using Canva. Yan. Dito sa trending naman, ito yung mga event and occasion like mga Mother's Day, Father's Day, mga Christmas, Valentine's. Yan. Meron din dyan na mga templated. So ano yung mga example ng mga pictures? Yan. Lahat nandito na, mga photo, hindi nyo na kailangan mag-download. Built-in na yan dito, meron na. Mga icons, dito na din yan, mga logo. Okay, yan. Then, so yan, meron din dito mga quick tutorial tips and guide.
kung sakaling gusto niyo pa mag-explore and matutunan pa siya ng mas malalim, yan, may mga ano na, may mga guide na diyan. Yan, pero syempre, like ManyChat, itong Canva ay meron din siyang bayad. Pero ano also, like din ManyChat, pwede tayo mag-stick sa free feature lang. Like nasabi ko, hanggat ano, kaya naman natin na sa free plan lang, stick tayo doon para at least makatipid din. Ano? Yan, sa matagal na panahon, na ano din, nasa free lang din ako. And okay naman. Okay naman siya. Pero ngayon, dahil may mga ano na ako, may mga features na hindi magawa sa free plan, kaya nag-upgrade ako sa pro. Pero as I recommended, kahit free lang kayo dyan. O yun, pati din si Kate free lang. Ayan. Okay, start na tayo. Close ko na tong PowerPoint. Hindi na natin kailangan yan. Okay, ayan. Nandito na tayo kay ManyChat. For example, dito sa page natin, magpapalit tayo ng page, ng cover photo. Diba? Siyempre, ano kasi, hindi ka basta magdi-design ng panlagay sa cover dyan. May ano yan, may size yan na tinatawag. Else, pag naglagay ka ng bagong picture dyan, hindi mag-fit. So, para malaman mo, yung cover, yung size ng cover photo, i-type mo, Google. Size of FB cover photo. Yan. Kung magpa-photoshop ka, iseset mo pa yan, 820, 312 pixel. So, napaka-hirap na yan, napaka-teki na. Pero dito kay Canva, mas mabilis na, mas madali. Simply, di ba yan, may search, i-type mo lang FB cover photo. So, automatic, yung madidesign mo na ano, na design dito, automatic, mag-fit na dito. Ganun kaganda. So, for example, mag-design tayo ng mabilis lang. Okay. Kuha lang ako ng idea dito sa... sa ating poster bank. Operator. Okay, ito na lang. Okay. Okay, start na tayo mag-design. Ito, makikita nyo, meron ditong Canva, di ba? Blank Canva, o yung rectangle. Dito tayo mag-insert, mag-design. Ayan, again, ito sa side menu, nandito yung mga tools natin. So kung gusto natin maglagay, for example, ng image. So yan, dito, photo. Yan, may mga ano na dito, mga pre-photo na tayo na pwedeng gamitin, stock photo, which is kahit anong gamitin natin dyan, hindi tayo makaka-copyright kasi mga stock photo nga sila. Maliban na lang yung may mga ano diyan, may mga copyright ni ManyChat, kailangan pa nating bayaran yung bago magamit. Pero marami naman dito libre. And ano lang tayo, focus lang tayo doon. Pero for the meantime, hindi man tayo gagamit pa ng photo. Okay, dito muna tayo sa text, di ba? Yan. Kapag sinag natin yung text, may mga ano na diyan, sample text. Idadrag na lang natin dito sa Canva natin. Oh, for example, ito, pool party, ano? Edit mo na lang 'yan. Hello. Yan. Kung ano, okay. Kung nahihirapan naman kayo para mag-scratch, kuha na lang tayo ng mga template para mas mabilis. Okay. Ito templates, kauna-unahang option. Then 'yan, may makikita kayo dito mga ready-made na template, gagamitin na lang natin. So 'yan ito. Simply, i-drag and drop na lang natin yan.
O, di ba? Okay. So, sige, gawin naman natin example yung ano sa showmaking naman, di ba? Okay, palitan lang natin to ng picture ng ano, pagkain. Kuha tayo dito kay Google, showmaking para mabilis food. Okay. Ito. Ito. Siopaw. Let's download it. Save image. Kuha pa tayo ng mga ilan pa. Mga dalawa. Ito, siopaw naman. Ito, sample lang. Okay, yan. Tatlo. Save image. Kumuha tayo tatlong picture. So, balik tayo dito sa dinidesign natin. Okay, i-replace natin dito yung mga image. Okay, itong mga dinownload natin para may upload natin sa Canva. Ito lang, yung upload na option. Yung pandalawang option sa baba ng template na kukuha. I-click lang natin yung upload. Then, from that, i-click lang uli natin yung upload media na button. Then yung device para ma-upload natin yung mga dinownload natin. So, di ba? Ito yung dinownload natin. Okay. I-open nyo lang. Automatic. Wait lang natin matapos yung pag-upload nila. O, ngayon, idadrag na lang natin. For example, ito, lalagay natin dyan. O, yan. Let's assume na ano tama yung na-perfect. Okay, i-drag lang uli natin dyan. And yung siopaw, dyan naman. So dahil ano, ang team color ng show ng ano natin, show making is pula, medyo gawin natin pula siya. Paano ba yung pagkapula niya? Ano, paglaro lang natin. Yan, for example, ganun. Upload na lang natin ang logo ng show making. Again, show making logo. Google lang natin. Okay. Ito. Yan, this time, pwedeng i-copy na lang natin para hindi na natin i-download. Then, control B lang dito, paste. Allow. Okay. Gamit na tayo yung shortcut. O yan, nandito na yung ano, logo ng showmaking. Ayusin lang natin. Gabit lang ang color picker para makuha ko lang yung saktong i-ano. Yan. Ano ba yung mga ano natin, mga irresistible offer natin kay showmaking? Satisfy your cravings. Your show my cravings. Yan. Okay, regarding naman kung paano natin papalitan yung font, yung size niya, yung color. So, ganito lang. Una, iselect natin yung ano text na i-edit natin. Then dito sa top na option na ano menu. So, ito una, papalitan natin ng font type. Nandito yung mga ano font na pwede natin gamitin. Kung mapapansin nyo, yan, nandiyan na din yung anong kalalabasan niya. Okay, for example yan. Tapos ito naman kasunod yung font size. Pag pinalas natin yan, lalaki yung font. Kapag kinilig natin yung minus, liliit. Diba? Then palitan natin yung kulay para tumugma. Ito yun yung kasunod, text color. Gawin natin white. Palitan natin ng konti. Palitan natin. Satisfy your show my cravings. Show my king. Copy paste na natin to. 50% off for example. Free delivery.
nationwide. Ah, for example, okay. Yan, ito, yan. For example, ang page yung nakapokus kay Showmaking, then automatic yan. Meron na tayong pang cover photo na bago. Para ma-download yan, upper right na button, click download, then, yan. Sa file type, pwede natin siya gawing ano, JPEG, PNG, PDF, SVG, MP4, pero i-ano, hayaan na natin yung ano, yung default or yung suggested, which is PNG. Download na lang natin. Yan, naglo-loading siya. Wait lang natin. Okay. Na-download natin yung image. Balik tayo sa page. Try natin i-edit. Yan. Upload a photo. Tignan nyo, automatic fit na yung ano, yung dinesign natin kay Canva. Okay, bakit ano? Ba't hindi nag-match? Pero basically dapat ano siya. Fit siya. Hindi ko lang sure kung sino yung nag-update, kung nag-update ba yung size ng Facebook or hindi pa updated yung size ng Canva. Pero ano, dati kasi kung ano yung ano dinesign mo dito, saktong-sakto siya dito, fit kumbaga. Pero ito yung dapat na ma-appreciate nyo kay ano, kay Canva. Ayan, yung mga templated message nga niya. Ito, yan. Kapag kailangan nyo ng template para sa happy birthday, essential lang dito, happy birthday. Yan. Happy birthday, Kate Gonzalez. Yan, i-download nyo na, isend nyo na. Or i-paste nyo na sa Facebook. Ano pa ba yung mga ano dito? Mga pwede nyo pa magawa. Pero ako, basically, ang ginagawa ko is, hindi ako masyadong gumagamit ng mga template. Nagdi-design ako na sa akin. Pero syempre, kayo as ano newbie, yung iba dito, pwedeng ano, kuha lang kuha kayo ng mga template dyan. Lahat ng ano, mga gusto nyo i-design, i-type nyo lang dito. For example, gusto niyo ng ano, invitation. O flyers. Yan. Okay. So, pero, yan, mga ganun lang. Oh. I-edit nyo na yung mga text. Hanggat ma-ano, masatisfy kayo. Pero back to the topic, mag-design tayo ng, for example, maghahanap tayo ng operator, di ba? Ito dapat yung tandaan. Kapag mag-design kayo ng poster or ng image para kay ano, nagagamitin nyo sa ads, dapat lagi kayong nakaano dito. Laging square size or 1080 by 1080, or simply ito Instagram post, ito na lagi yung piliin nyo. Yan. Oh, so makikita nyo rectangle yung ating Canva, ano natin Canva ngayon. So much better yan kapag gagamitin natin sa ads, kasi ang kagandahan kapag ganito yung itsura niya is magpipit siya kahit sa ang ano placement ilagay sa news feed, sa mobile view o sa kahit saan man, ano, hindi masisira yung design natin yung picture. Ganito kasi yun eh. Sana may ma-encounter tayo ngayon. Diba, minsan may nakikita kayo nag-a-ads, kaso yung kanilang image na ginamit hindi putol, diba? Ato katulad ni Katon Ying, 'di ba putol yung image niya? Ah, gawin na natin example. So kung ano ang nilagay natin diyan, 1080 1080.
ano siya, mas magiging maganda siyang tingnan. Kaya ano, recommended ko din sa inyo kapag magdi-design kayo, especially pang post yan sa ating Facebook, Instagram, ano, lagay nyo ng ano, 1080-1080 or yung square size natin or simply yung eto, Instagram post. Yan, no? 1080-1080 yung size niya, yung PX. Kasi even kung i-google nyo yan, yun din yung isasuggest ni Facebook sa inyo. Eh, ni Google. FB size post. Ayan, no? Okay, sige. Saka natin hanapin yung article. Okay. Balik na tayo. Magdi-design tayo from the scratch. Ano, panoorin nyo lang ako kung paano mag-design para at least may idea kayo. Okay. Mag-upload ako ng image na gagamitin. Hanap ako ng reference, syempre. Ito, ito. Nasaan na ba yung Kakatok Nationwide? May picture ba kayo ng ano? Okay, sige. Para mabilis. Una, papalitan ko yung background ng kulay pula. I think, yeah, okay na to. Tapos, maglalagay ako ng shape. Para makapaglagay ng shape, punta lang ako dito sa side menu, elements. Then, yan, nandito na yung iba't ibang option na pwede magamit. This time, ang gagamitin ko lang ay ito, rectangle. Gagawin ko siyang color yellow. Kasi maganda siyang kapartner ng kulay pula. Yan. Yung kulay pula, team color ng ating showmaking. Then yung yellow naman is for Tok Tok. So yan. Gawin pa natin itong mas dilaw pa. Laro-laroin lang natin. Yan. Tapos, so start na tayo maglagay ng text. Dito lang, sa side menu, nandito lang lahat ng tools natin. Kapag kailangan nyo ng text, ito, nakasulat naman na. Tapos, i-drag nyo lang yung heading. Start your online franchise business. For example, yan. Paliitan natin yung font, mga 30. Okay, sobrang liit. 45. 50. I think okay na siya. Gawin lang natin kulay puti para mas malinis tingnan. Kasi yun lagi yung purpose natin eh. Okay. Sige. Actually, meron tayong ano. May guide tayo sa pagde-design. And kasama siya sa ano, na-present ko kahapon. Nung isang araw, nung last night presentation. Ito. Kailangan, ito, number one. Sa ano pa, ma-show natin yung interesting part ng image kagad, ng business, sa image na i-design natin. Number two, avoid natin yung distracting image and yung mga bad na lightning. Simply, dapat ano lang, magawa natin siyang simple and masarap sa mata, masarap tingnan. So, paano natin magagawa yon? Siyempre, ano lang, kailangan makuha natin yung tamang combination ng mga color. Okay. Ngayon, pwede na tayong mag-ano dyan. Gamit tayo ng mga picture ng mga ano natin, brand endorser.
Okay, tingnan ko yung mga recent na upload ko kung meron na. Ayun. Okay. Okay, gamitin ko to. So, bakit ko to kinuha? Ang purpose ko is kukuhanin ko lang yung ano, mga endorser natin. Sina II, Katunying, and si Tulpo. So, yan. Aalsin ko yung background nila. Gusto ko sila yung mga endorser lang. So, dahil ako naka-pro account, mas mabilis na. Kasi may features na ganun sa pro. Pero sa inyo, mga naka-free, wala kayong ganito na option. Pero sa Google, sa online, marami kayong option. Marami kayong website na pwedeng gamitin para magtagtag ng cover photo. Ng background. I-search na lang. O yan. Ngayon, may picture na ako ni Katunying. So, di ba? Ang bilis lang. Kung ipo-photoshop nyo pa yan, sobrang matagal matrabaho. So, ilagay ko lang dyan. Ulit mo, sir. Yes. Sa paano mo ginawa sa pro? Sa pro lang. Ito, iulitin ko. Parang poster bank, in-upload ko dito kay Canva. Tapos, effects. Effects. Then, nandito na. Background remover. Pag kinilig mo yan, i-wait mo na lang. Matatagtag na yung background. Oo, ganun lang yan. Tapos, kuha pa tayo. Ilagay pa natin sina Alden saka sina Richard. O yan, ulitin ko. Effects. Background remover. Na-distinguish yun yung tao. Oo. Sa background. Okay, yan. May picture na. Ilagay ko lang siya dito sa kabila. Eto, flip. Para magpalit siya ng position. O ba't ayaw niya magpalit? Basic, dapat ano. Sige, dito na lang siya. Si Alden. Okay. Masyadong matangkad. Liitan natin sila. Yun. Nag-delay lang pala. Okay. Si May na lang. Hanapin natin si May na naka-uniform din ng tok-tok na color black. I think ito. Ganun din. Tatagtagay ko lang yung background. Pero nga ito, kung ayaw nyo naman bumayad kay Canva, maraming website background remover. Same din yun. Remove BG. Ito, tips lang. Kung gusto nyo mas makatipid, upload nyo yung background. Hanapin nyo yung image. For example, ito, si president natin, tatagtagin natin yung background niya. Nasaan na yun? Upload image. President. Yan. O, di ba? Ang bilis. Download nyo na. Automatic, meron na kayong HD picture ni president natin. O, yan o. Pero balik tayo sa Canva. O, yan. May picture na tayo ni Main. Lagay natin siya dyan. Di ba? Napakadali lang mag-design. Kung dati nagbumabayad pa tayo ng mga professional magde-design. Ngayon, sa sarili natin, kaya na natin. Pesos ata sa ano sir eh. Ano yan? 200 pesos ata dun sa design pag sa sa Photoshop, pag nagpa-Photoshop ka yung sa mga freelance website ganun. Hindi sir, pag yung pupunta ka sa mga Photoshop pag magpapaano ka, parang walang may bayad 200 pesos yung singil nila eh. Ah, oo. Ganun. For design. Mm. So yan, ngayon, nag-share ako sa inyo ng tips ang knowledge sa pag basic designing, 'di ba 'yun? Napakadali lang oh. Nagda-drag-drag lang tayo, drag and drop. Ano pala niyan, subscribe diyan, sir. Para mag-subscribe, sa punta ka lang ng home, then profile. So ganito. Paano bayad, sir? Pag ganyan. Sige, makikita natin dito.
Saan ba yung profile ko? Account settings, get content. Meron siyang ano eh, meron siyang 30-day free trial. Pwede mong i-try yun. Nasaan ba yung ano dito? Settings. Nasaan ba yung pagbabayad? Your account. Dito, billing and team. Dito ba yun? O, ito ngayon. Naka 649 ako monthly. Kay Canva. Ah, monthly? Oo. 649. Pero yan, kayo, pwede na kayo mag-stick sa free. Ako kasi, ano, lagi ko kasi ginagamit to. Best friend ko na to si Canva, kaya nag-decide na talaga ako bumayad. Kung kumikita ka naman, sir, bakit hindi? Oo, oh, kumikita. Saka, nagagamit ko talaga to sa pre-freelance ko din. Gaya ni Chatput, parang $10 ata eh. 1 year? So, yan. Ngayon, pwede na natin ilagay yung mga ano natin, mga logo ng mga franchise concept. May mga na ano na ako dito eh. Gagamitin na lang. Ang dami ko na na-upload na image dito. Ito, TokTok na logo. Ilagay natin siya. Drag and drop lang. So, yan. Ulitin lang natin to hanggat malagay natin yung iba't iba pang ano natin, franchise concept. So, ulitin ko lang to para mas maganda tingnan. Ano pa ba? Showmaking. Okay, showmaking. Ilagay natin siya sa baba ni TokTok. Shop of the King. Ilagay natin siya dito. Medyo naglalag lang. Ulit. Okay, yan. Isa pa. Noodle House, for example. O si ano na lang. Burger Factory. Cowboy Bandata lang. Yan, assume na lang natin na nalagay na natin lahat ng ano, logo ng ating 11-in-1. So, yan. May ano na tayo. May image na tayo na pwedeng gamitin ads. Pang ads, di ba? Ida-download na lang natin yan. Pwede na natin i-post. Share sa ating mga Facebook account and sa page. So mag-sample pa tayo ng isa pa. Ito. Pure TokTok naman. Gamitin nating image ay ito, malapit na tayong matapos. Una, papalitan natin yung background. Mas gagawin natin siyang lighter or yung mas malamig, mas masarap sa mata. Yan, parang ganun. Then, may na-upload na din ako dito before. Gagamitin na lang natin para mas mabilis. Yung ito, yung kakatok na nationwide. Actually, ano siya? Okay na to. Okay na tong image na to. Pwede na natin siyang gamitin. Kaya lang, mas ano natin, mas i-modify natin kasi based sa image, parang ano, ang pinopromote natin dito ay mag-book. Ito, yung link, pwede natin itong tapalan, ilagay nyo yung delivery link nyo, pwede yon. Pero this time, gagamitin natin itong concept na to para sa maghanap ng operator. So at the same same lang gagawin, alisin ko lang yung background para matira diyan sina ano, Catherine, Daniel, Alden at si Maine. And FX background remover ulit. Okay, sila lang natira diyan. Nakita nyo may kunting match siya, hindi perfect.
So ang pwede natin gawin dyan ay papatungan na lang natin. Okay, patungan natin. Control J. Ulit. Okay. Gamit tayo ng shape para mapatungan itong mga mancha. Ba't siya bumabalik doon? Ulit. Apex. Okay. Huwag natin sakupin kasi sige, take. Okay na yan. Send to back lang natin. Elements. Palitan natin ang kulay. Yan. Ngayon, pwede na tayong maglagay ng headline natin dyan or text. Yan, heading. Palitan natin yung font ng mas mapayat. Open extra. So, okay na to. Alisin na lang natin yung ano niya. Bold. Open sans extra. Ito na lang. Open sans. Kakat. Oh. Kakatok na. Ulit. Sa bedding na lang gamitin natin. Kakatok na nationwide. So, yan. Gawin natin itong bold, yung nationwide. And, sige, palakihin natin. Palitan natin yung color niya. Let's say, yan. So, ito gawin natin bold. Gawin mga 60 ang font size. 130. 115. Okay. 1110. Tapos, yung spacing nila, so ito lang yon. Spacing, then line height. Pagdikitin natin ng konti. Gawin natin itong mas yellow. Yan. Okay na yung ating heading na part. So maglagay lang tayo ng supporting details na get your franchise now. So liitan lang natin. And yung spacing para mas madaling basahin. Letter. Yan.
So, liitan pa natin yung font niya. Okay. Gawin natin bold. And again, doble natin. Yan. Limited time offer only. Be a pioneer. So, alisin natin yung bold niya. Tapos, liitan natin yung font. Okay. So, upload natin yung, lagay natin yung logo ni TokTok para ma-apply natin yung ito, number 4, use image that reflect your brand. So, hanapin natin yung logo ni TokTok. So, ito yun. Ngayon, medyo may kulang lang. Siyempre yung price, hindi natin kakalimutan ilagay yung price din. Para yung sabi ko nga nung mga nakaraang araw, para doon pa lang sa price, pwede na nating ma-filter yung mga tamang audience. So, lagay natin ng ng ibang taste yung sa price natin. Circle. Elements, then try natin kung may magagamit tayo dito na lagayan ng ating price. Try natin kung may magugustuhan tayo. I think okay itong isa. Ayan, palitan lang natin ng color. Okay. Then, ayan, lagyan natin ng patungan natin ng text. For only 17888. Gawin natin bold, lakihan natin. Then siya yung ipasok natin dito sa circle. Taas lang natin ng konti. Okay, last sentence para mas suabe yung design natin. Operate and manage up to 100 riders or more. Okay, na-design natin. Pwede na natin siya magamit sa ads. Diba? Sa loob lang na ilang minuto, meron na kagad tayong nakreate na dalawang design. Itong mga design na to, yan, bago sa mata. And okay. So, kamusta? Medyo binilisan ko lang kasi yan. So, sobra na tayo sa time. Pero at least na-introduce ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Question, everyone? Okay. Sige lang. Ano lang kayo? Unmute lang kayo. Habang piniprepare ko yung sample na gawa ko. Kit. Okay, sige. Raise na kayo ng question. Okay, sige, same as before, bago tayo magtapos, kung wala na mga question, kukuha ako ng participants sa audience din. Share lang, kamusta, yung learning process, yung mga natutunan, yung mga maya-apply na sa mga susunod. So,
dahil ilan na naman tayo dito, ang iba ano na, natulog na. So, Parker Kate, makakapag-unmute ka ba dyan? Kamusta? Marami ka ba natutunan ngayong araw? Yes po. Hmm. Like, isa sa mga, like, dun sa itong mini chat, first time ko lang po yung na-encounter. So yun, ganun lang po pala kadali mag chatbot. Mag-customize ng sarili mong message, like dun sa welcome, sa my keyword, at most especially dun sa broadcast na part. Mm. Kasi mostly kasi yung ginagamit ko is one by one na pagre-reply. So ngayon, since I have the knowledge na about broadcasting, so I can use it na. So part naman kay Canva is my knowledge naman ako doon since ginagamit ko siya since high school pa lang. Mm-hmm. Ginagamit ko na sa Canva, pero until now hindi pa rin ako nakakapag-pro. So well, looking forward para maging pro. So, pero satisfied naman din ako sa free features ni Canva. Yun lang po. Okay. Well said, Kate. Thank you very much. Tanungin naman natin si Sir Francis. Ano yung mga bagong knowledge mo? So, ayan. Si Canva, bago lang din sa akin yan eh. Mostly before, Sir Francis, ano yung ginagamit mo na ano? Software editing software. Oh, ano eh, Photoshop eh. Version 5 ata yun. Pag nag-layout kami, lalo na kasi dati kasi trabaho sa Geospatial kami. Magawa kami ng sa Google Map yung pinagbabasehan namin. Mm. So more on Photoshop, tapos layout, you know, nagpo-polygon kami. Pero yung mag-e-edit talaga ng picture, yun medyo hindi ako ano dun. Oo. Yeah. So, nakita ko yung Canva. Medyo mas madali nga siya. Mas parang mga friendly user siya compared kay Photoshop. Yes, tama. Hindi ganun kakomplikado. May tanong lang ako, sir. Pag kay Canva, sir, kung sino yung una mong inilagay, siya yung mapapatungan at mapapatungan? Or... Yes, ganun. Okay, see. Like lang din kay ano kay Photoshop. Pero si Photoshop kasi by layer. By layer kay Photoshop. Kay Microsoft Word pala, like siya ng ganun. Pero ang good thing naman, meron siyang send to back, send to front kapag napapatungan na. Na-undo ba siya? Oo. Yun sir, kay Canva, okay. Tsaka kaya na sir, kay chatbot naliwanagan ako dun sa ano, sa part Okay, sir. Sa message yun. I think dahil yung sa mga concern mo, pwedeng siguro ano na lang natin yan. Oo, okay na sir. One on one na lang natin sir. Medyo malalim na yung gabi. Sa free time mo, chat ka lang sa akin. Sige sir. Sige. Walang problema sir. And then, yun, kay partners, ano naman, Sol. Hi. Yeah, gising pa naman ako. Partner. Natuwa ako kasi actually this is the first time na na-encounter ko talaga yung ganito. Kasi I oftentimes nakikita ko na yung may mga question-answer dun sa mga ads, no? Ngayon ko lang nalaman na pwede pala yun in one, ano, pwede mo na i-customize yung reply sa ganito. Kaya naman pala, kanina nga gusto kong magsabi dun sa may mga yung how much kasi minsan may nakikita ko HM lang, di sabi ko yung pala pwede mo yung sinabi ni partner Francis na pwede pala na ikakama lang, hindi na yung, di ba, kasi kanina yung message contains message is, tapos sa message contains namimili lang tayo kung how much o ano. Minsan nakikita ko nga kasi HM lang instead of saying how much, ganun, parang kina-cut short na nila. So yung palang message contains na yun, malaki yung nagagawa niya to simplify things. And likewise, dun sa broadcasting, nakakatuwa din siya kasi hindi ka na, ano, parang lahat na is in one sentence or in one box na ganun. Pag sinend mo siya do sa broadcasting, makikita na ng lahat.
yung gusto mong sabihin for them. Kaya natutuwa naman ako. Yung naman pong sa Canva, medyo similar din siya sa Photoshop ba yun? In a way, ha? Na medyo na ano. Kasi nung nag-work pa ako, ganyan, yung mga nag-edit-edit. Kasi kanina nga, I was going to ask, pagka ba, halimbawa, syempre, wala ba tayong i-violate? Wala tayong i-violate. Halimbawa, we made use yung mga sinasabi mong copyright. Kasi syempre, meron siyang sariling ano, meron na siyang sariling mga posters, ganyan. If you modify yung existing na ano, just to put other words dun sa halimbawa, may, di ba, na kanina nilagay mo kakatok na ganyan, pwede ba akong maglagay doon without being, ano, yung my attention being called na, uy, bawal yan. Wala namang ganun. Pwedeng gawin yon. In the case ng, ano ha, dito sa ating tok-tok, pwede ba yon? Hindi tayo, hindi ako ma-ano nun. Alam mo yun, wala akong mababiolate. Yes, ano, yes partner, pwede naman. As long as na yung mga yung hindi natin nire-redesign yung mga logo, 'di ba? Okay. Pero marami nang gumagawa noon nung pag ano, i-customize mo yung mga binibigay sa atin na mga banners, mga marketing materials. Pwede naman 'yan. I see. Okay, thank you po. Wag lang natin gayahin sir yung ma'am sir yung ginawa nila noon na si Wee. Kinamang ambassador. Parang alarma ata. Kaya importante rin yung pag-attend sa webinar para hindi tayo na ano sa mga... Yung kay Kuya Will. Oo. Pinangunahan nila. Oo. Kaya tama lang webinar din. Attendin sa web. So, yun. Thank you so much sa lahat. Especially sa kay Coach Geraldine na sinamahan tayo. Mula una hanggang ngayon. Sana marami ka rin natutunan. Sana marami ka rin natutunan. I thought magaling na ako sa ano many chat, hindi pa pala. Ayun. Sana naging sulit yung gabi nyo ngayon. Then yan, kung wala na ang mga concern ng bawat isa. Ay, sorry, one last. Yes. Kasi last na nga, late ako nakapasok, di ba? Yung how did you get to the many chat? Paano ka papasok doon sa ManyChat? Apo, by ano lang, simply, punta lang kayo sa website ng ManyChat. Then, okay. ito lang,